Yes, yo, mga Jologs. Welcome back to me. Kasi, ayun, tagal ko din na pag-vlog. Kailan ba ulit nag-upload? Ah, yung huling upload ko, yung music video ng 1PM Music. And before yun, parang ilang months pa yata, bago na sundan. So, yun, I can promise na I'm coming back for good. There are some things I need to get off my chest. Kaya actually ako nag-vlog ulit. Pero this time, it's not about kung ano yung ginagawa ko or kung ano yung nangyayari sa paligid ko. But this time, let's talk about certain things na nangyayari recently. Especially, yun nga, yung nangyayari kay Kobe Bryant and yung sa anak niya na si Gigi. So, yun, rest in peace, Mamba and Mambacita. There are things na na-realize ko in the wake of, yun nga, yung balita na nangyayari kay Kobe. And minsan napapaisip tayo, dami namang pwede, bakit yun pa and bakit biglaan. And ako, personally, ang dami pumapasok sa isip ko nung time na yun. And alam niyo yung feeling na hindi mo naman kaano-ano yun, tapos feeling mo na matayang ka rin. And actually, hindi lang naman ako yung naka-feel nun. Although, ever since, hindi naman talaga ako Lakers fan. And, ayun, fan ako ni Kobe, fan ako ng magagaling na basketball players, but I'm not really a fan of his team. Pero so much for that. And ayun, saying that, na I'm not really a diehard fan, pero ramdam ko yung pagkawala, and of course, ramdam nyo. And to summarize yung mga na-realize ko, there are three things na gusto ko lang i-share lang din sa inyo, or maybe mayroon kayong mga mas magandang insights, diba? So, ayun, without further ado, simulan natin. Syempre, number one is, life is short. Paano ko nasabi? Di ba napansin? Parang nung nakaraan lang, kaka-champion lang ng Lakers or ng kakalipat lang ni LeBron James ng ng Miami Heat, tas Cavaliers kaya, then all of a sudden we're here. We're mourning the loss of a basketball legend. And bilis, no? Parang nung nakaraan lang, kaka-retire lang ni Kobe. Parang nung nakaraan lang, kaka-22 ko lang, tas ngayon, 23 na ako. And mag-turn 24 in a few weeks. Sobrang bilis. As in, naalala ko nung bata ako, nasasabi ko dati, tagal naman oras, bata pa ako, okay lang yan, gawin ko lahat kung gusto ko. But then, I was wrong. That's what led me here, na na-realize ko, dami ko sinayang nung bata ako. And probably, some of you naisip nyo rin na tayo sanang pwedeng gawin ni Kobe, lalo yung anak niya, na bata pa noon, 13 years old, she could have done a lot more kung nabigyan pa siya ng chance to live. But that's just how it is. Life is short. We'll never know kung oras na natin or hindi pa. And, ayun, I hope ma-realize nyo na hindi habang buhay normal lahat ng bagay. Which leads me to my number two realization na life is unpredictable. Grabe, no? Parang siguro sa atin, sa akin, nung time na yun, normal lang. Sa inyo, normal lang din. Pero, to some people, meron na palang nangyayari. Hindi nila inaasahan. Naalala ko noon, nung bumungan sa akin yung balita, kagising ko lang noon. Pagising ko, then, syempre, dasal. And then, pagka-open ko ng phone ko, yun yung unang bumungad sa notifications ko. Then, na-curious ako, ano naman ba itong fake news na to, hoax na to. Parang, kung alam niyo kay Mr. Bean na every year namamatay si Mr. Bean. Ayun, parang ganun yung inisip ko. Then, scrolling down, sunod-sunod siya eh. Parang, oh wow, confirmed. And then, parang legit na sources yung nagbabalita. And then, it came to me na, teka, hindi ko inaasahan to ah. Much more you. Hindi ko inaasahan yun. Lahat naman tayo siguro niya inaasahan yun. And ayun, nakakabigla kasi biruin mo yung tao na lakas-lakas pa. Mahamatay lang pala sa helicopter crash. What's worse is nung nalaman natin na kasama yung anak niya, di ba? So, ano yung, for me, ano yung impact nun na sa atin kasing mga tao, parang we always expect na everything will be normal, na each
day pass as parang ano lang, parang business as usual or back to regular programming, stuff like that, na we say na for example, mag-isa tayo ng lakad and then nakatamad na ngayon, bukas na lang, may bukas pa naman eh. Diba, yun yung kadalasang linya natin na huwag mo na ngayon, bukas na lang, may bukas pa naman eh. May next week, may next month, may next year, but we'll never know. Kasi, kagaya nyan, probably Kobe was also thinking na I've got to get to the game ng sobrang bilis kasi malilate siya, but did he realize that it was his time na kukunin na siya. He never knew, probably. And yung passengers na nandun, yung anak niya, yung pilot, they all never knew what's going to happen. Probably. And siguro kung i-imagine natin na pag, if imagine natin sa kakayahan ng tao na siguro dun sa langit, parang nagtataka sila na, wait, nasan ako? Bakit ako nandito? Anong nangyari? Wait lang, I can't be here. Meron pa akong gagawin. I have a game to coach. Ganun, probably. Yung anak niya, I have a game to play. Ganun, ba't ako nandito? Parang ganun yung mga scenario pumapasok sa isip natin na ang bilis, grabe, hindi natin naasahan. And ayun, sana makialize natin na let's not take each day for granted, na let's try to live each day as if it is our last. Minsan pa naisip mo, huwag ako yan namatay. What's next? A lot of times it hit me na hindi ko alam pag nasa ito, ano bang mangyayari sa akin? What's really my purpose in life? And ano ba talaga yung mangyayari pagkatapos? Kasi we'll never know unless tayo nandun sa point na namatay. Probably Kobe and Gigi knows now what's next after life. Or is there really life after death? Basta yung existential questions that have bothered us for years is, alam na nila yung sagot probably. But, syempre, we don't want those questions answered na too late to parang turn things around. Kasi, once you're dead, that's it. Moving on dun sa third realization. Actually, marami akong realizations, but I summarized it as much as possible sa tatlong major realizations para at least makonsolidate ko yung mga nasa isip ko, kasi pag nag-iisip ako, madalasan kalat-kalat eh. And ayun, kinonsolidate ko siya in three thoughts from what happened. And number three is that life goes on. Yes, oo, devastating yung nangyari kay Kobe. And lahat tayo na-shock, syempre. And parang, yung iba siguro, probably you can relate na you felt like parang nawala ka ng ganang mag-basketball or gawin yung mga bagay na the usually na ginagawa mo. Especially those that were heavily inspired by what Kobe did on and off the court, diba? And, ayun, but still, life goes on, di ba? Hindi naman natin pwede ihinto na wait lang, saglit. So namatay si Kobe, so pwede bang tigil muna natin lahat? Hindi naman ganun eh. It doesn't work like that. And ayun, kung makikita nyo, paglabas mo, meron pa rin namang nagtitinda sa tindahan. Meron pa rin namang may napapaka ka pa rin tricycle, or may napapaka ka pa rin jeep, or bus, or may nagbubukas pa rin naman sa'yo ng pito pag mapasok ka ng mall, diba? Life goes on. No matter how famous you are or how important you are, once you're gone, hindi titigil ang mundo para sa'yo. Kahit buhay ka pa. Kahit anong pilit mo, hindi iikot ang mundo sa'yo. And hindi mo mapatigil ang mundo. Kasi, we have no control. Wala naman talaga tayong power. Wala naman talaga tayong control, na oftentimes we think na nakokontrol natin yung situation, but fact is hindi talaga. Especially pag, for example, may problems tayo or when we're hit with heavy blows sa buhay, diba, parang wait, hindi ko pala kontrolado talaga lahat. So what do I do? Parang nakakatakot isipin na no matter what happens,
life goes on, iikot ang mundo sa ayaw at sa gusto mo. Hihinga ka sa ayaw at sa gusto mo. And yung mga tao sa paligid mo, hindi ang titigil sa ayaw at sa gusto mo. That's a general fact. We have no control over what's happening. But for me, what's comforting is na I know controls. I know for a fact that there's someone up there that knows what's about to happen, what's happening, and what has happened to you. All you have to do is trust. Tiwala. Ilang naman eh. I don't wanna sound religious. Hindi ako religious na tao. For me, kasi I believe na religion won't save you. But, yun nga, kagaya nga ng sabi ko, di ba? I know who controls everything. And if you know who controls everything, and you have a relationship with him, magiging panatag ka. Now, yun yung three thoughts na realize ko based on what happened. Yung mga isang nangyari. And, ayun, siguro hindi ko na patatagal ito kasi ayaw nang sayangin din yung oras nyo. O kung may nanonood ba nito, I don't know. Basta ayun, let me close na lang siguro this video with this verse na sobrang enlightening kapag ka nabasa mo, which is yung Jeremiah 29:11. Sabi doon, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Diba nakaka-enlighten siya na although that we live in a world full of uncertainties, tapos mabasa mo, "For I know the plans that I have for you." Nakatuwa kasi kahit na sobrang uncertain, there's one thing that's certain, na may plano si Lord para sa atin. And ayun lang guys, if nagustuhan nyo yung mga insights ko, like nyo yung video and share nyo rin sa mga kakilala nyo na people you think that needs to hear this. I don't wanna sound na parang, "Uy, teacher," ganyan or what, something. But maybe may nakaka-relate, diba? So, why not make this video? Maybe may nakaka-relate. Maybe there's someone out there that needs to hear this. So, yun. Share lang. Wala namang mawawala. And, ayun. Actually, sobrang tagal ko na nag-vlog. Nakalimutan ko na yung outro ko. So, yun. Dito ko na natatapusin, mga Jologs. Maraming salamat sa panonood. If nagustuhan nyo ito, like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Once again, peace out.